Hello guys, review lang natin ulit ang ating M4 na upgraded version na binili ko sa kay Victor, Manila. So, dbell ang brand, China naman ulit. Ito, upgraded version with double mugs. Pinalitan ko na lang ng 6 inches na suppressor. Nilagyan ko ng pagpataas railing sa taas ng scope. Ng scope nito ay hindi itong scope na ito ay hindi kasama. Ay ilan ba ito? 3x10. Ang 3x10 siya, ang scope. So, ito nilabas ko na lang itong battery para tagalan charge. Hindi na ito stock ng battery. Ang stock ng battery nito kasama sa upgraded version is 12 volts na lipoly. Ito po. Gideon's plug ko na rin. So, mag-testing tayo nitong upgraded version na sa FPS kung ilan. Gamit ang ating ScoreTech. So, set lang natin itong ScoreTech sa 0.20 BBs. Okay. So, testing natin kung ilang FPS ito. So, ito na pala, kasama ito sa, nga pala, kasama ito sa upgraded version, itong hawakan nito. Pero itong laser nito ay kasama nito sa scope na nilipat ko na lang dito. Pero sa upgraded version, hindi ito kasama itong suppressor, laser, at scope. Gumagana po ito. Ito po, laser. Ayan po. So, ayan. Testing po ng FPS. Tapos, susubukan naman natin dito sa lata nito. Yung last video ko ay sniper gamit ko. Ngayon ay M4 naman. Susubukan natin kung kaya nito bubutasan. So, mag-FPS test muna tayo. So, nasa 558 ang upgraded version nito. So, testing natin ulit. Isa pa. 558, consistent siya. So, subukan natin. Ang nilagay natin na bala is 0.25 dahil ito ang gamit ko sa na panglalaro ko kasi yung iba mahal na yun. Okay. So testing naman natin itong 0.25 BBs. Testing natin ng 558 FPS kung kaya niya bubutasan itong lata. So check natin kaya niya ba. 0.25 lang gamit ko. So hanapan natin ang wala ng butas dito po, dito tayo. Okay, let's go. Nahulog aking bala. Lagay ko lang sa aking mag. Okay. Sige. Round 1. So, huwag natin kakalimutan ang protection gear. Sa ating, ilalo na sa ating mata. Kailangan, bago tayo mag-test sa malapitan, kailangan natin lalagay ng protection para safe tayo. So, okay. Start na tayo. Para natin. Fire. Uy. Butas siya. Kitang-kita niyo 'yon? Butas na butas.
pero hindi siya lumapas, naabos na rin siya, medyo nabukol siya dito. Ayan po. So tayo naman natin ulit, sa isang metro ang layo. Dito naman tayo tatama, nasa 558 fps. Yun. Video. Aso nang tama? Ay, hindi ko na ano. Hindi ko nakita. Ulitin natin. Ah, kasi maraming butas na eh. Isa lang lahat ako. Saan tayo? Ah, dito na lang sa puitan dahil wala pang butas. Try natin. Isang metro. Ang layo. Kalahati. Yan. Yun, hindi niya nabutasan. Hindi niya nabutasan ng ating bala. Oops. Ating bala. Hindi, hindi niya nakayanan. Subukan natin ulit dito. Mabutas niya ba? Ayun. Butas niya. Lumampas siya dito. Kaso yung bala hindi na tumagos. Na nabutas niya lang. Yan. Dahil 0.25 BBs lang gamit natin. Subukan natin dito sa likod ulit. Ayan. Talaga kayang butasan dahil 0.25 BBs lang ang gamit natin. Pero kung 0.36 o 0.30, baka sakaling mabubutasan niya ito. So yun, ito ang ating ma-review sa ating import. So inantay ko na lang itong, wala na akong dapat i-upgrade dito dahil itong in-upgrade ko itong inner barrel niya ng maple lip na 6.2 diameter. Yun lang ang in-upgrade ko dito. At yung spring naman, magdi-DIY pa ako. Papakita ko lang sa inyo sa video ang pag-DIY. Titignan natin kung i-increase talaga yung FPS niya or hindi. So, abang-abang na lang sa aking mga video. Maraming salamat po.